You are now watching Showbiz Snuff, your daily showbiz update. Attorney Tupacio nagsalita na hinggil sa di umano ay paninisi nitong Rappler CEO na si Maria Ressa. Matapos nga na di umano ay sisihin ito si PBBM or ang gobyerno sa naging hatol sa kanya. Narito ang full update mula sa SMNI News. Ano, Attorney, ang tanong ko, observation, kasi alam ko wala ka namang... Hindi ka naman related dito sa kaso ni Maria Ressa. So ano bang observation mo sa nangyaring yan? Unang-unang observation ko po dyan as an officer of the court, sapagkat lahat naman po kaming mga abogado ay at tinatawag ng officers of the court, dapat namin pangalagaan ang hukuman, ay nababahala po ako doon sa pronouncements ni binibining Maria Ressa na parang pinapalabas niya na ginagamit ng pamahalaan ng ehekutibo ang mga hukuman para siya ay tuligsain. Hindi po dapat yan sapagkat parang pinalalabas natin sa mundo na ang mga hukuman dito ay kontrolado ng executive, na hindi po totoo yan sapagkat sa ilalim po ng ating saligang batas ay independent po at walang kinalaman ng executive sa mga desisyon ng mga hukuman po natin. Well, totoo yan. Malinaw naman, ang dadamay lang si Maria Ressa yan eh. Ano naman kinalaman ng Estado, kahit yung dating Pangulong Duterte, walang kinalaman yan. Dahil ang komplena dyan, private sector, si Mr. King, kilala ko yun. Matinong negosyante yun, ano? Hindi naman Estado ang komplena dyan sa kasong yan eh. Private sector, anong kinalaman? So, malinaw, nandadamay lang, pinalalaki lang ni Maria Ressa itong isyong ito. Pero ang malinaw dito, convicted na, malamang makulong talaga siya, di ba, Torne? Ay, opo. At just to show, ewan ko kung siya ay hindi niya alam, siya ay ignorant sa mga legal process, or siya ay nagkukunwari lang ignorant. Sabi niya, sinabi pa niya, kita niyo, state prosecutors ang humawak ng kaso. Eh, siyempre po, lahat naman po ng criminal cases, hindi lamang yan. Ang mga prosecutors po ang humahawak, sapagkat ang title nga po niyan ay People versus X, ano yung mga ang mga prosecutors po ang humahawak, sapagkat ang title nga po niyan ay People versus X, ano yung mga ating mga criminal cases. Bakit po? Yan po ay sapagkat sa legal philosophy na noon po po, panahon pa ng mga Romans, yung tinatawag na Roman law, na kapag ikaw ay gumawa ng krimen, ang na-offend ay hindi lamang yung taong personal, kundi yung tinatawag nilang king's peace, para nang hulo ka ng lipunan kung ikaw ay may krimen. Ngunit, pwede naman po ang mag-complain talaga naman ay isang pribadong tao. Kanya lamang po, kahit may private lawyer siya, at kahit saan naman pong kaso, hindi lang po kay Maria Ressa, yung po nga private prosecutor ay lagi, always, as a rule of procedure, under the direct control and supervision of the public prosecutor. Yan po ay isang due to public policy at hindi dahil yung state po ay pinag-iimitan si Maria Ressa. Well, katulad sinabi ko, nandadamay lang yan kahit hindi ako ganong interesado sa sinasabi niya. Ang gusto ko malaman, Attorney, anong susunod after i-deny ng Court of Appeals ang kanyang petition? Eh, pwede pa po siyang mag-motion for reconsideration, and then after that, ay akit na po yan sa Korte Suprema, yung kasong cyber libel. Okay, so pagdating ng Korte Suprema, doon papunta naman doon, pero di ba, Attorney, pasintabi na, ang Supreme Court naman, kadalasan laki, ang purpose lang ng pakikialam ng Supreme Court pag kami nag-petition ay aalamin kung naibigay ba yung due process, lasunod ba ang proseso ng batas. Hindi naman sila makikialam doon sa eksaktong merito ng kaso kung paano lilitis ng lower court. Tama ba, Attorney? Tama po yun. Lalong-lalo na po kung nagkakatugma po ang desisyon ng trial court at saka ng appellate court. Ibig sabihin, yung Court of Appeals. Yes. At meron pa nga po nga prinsipyo na sinusunod po tayo na ang findings of fact na ang trial court, kung ito ay nagkakatugma sa findings of fact ng Court of Appeals. At yan naman po ang kaso rito kay Maria Ressa, sapagkat hindi lamang po sinang-ayunan ng Court of Appeals yung desisyon ng Regional Trial Court. Inagdagan pa nga po yung penalty
Ang tingin pa nga po ng Court of Appeals ay masyadong naging mabait yung Regional Trial Court, ay hindi na po pakikialaman yung findings of fact na yan. At ang titingnan lamang po ng Supreme Court at kung may question of law, if the law was properly applied to the facts as found by both the trial court and the Court of Appeals. Sa madaling salita, hindi naman sa pinagungunahan din natin, tama po kayo, Sir Mike, palagay ko malaking kabote ang mangyayari kay Maria Ressa dyan sa Supreme Court. Well, yan nga ang sinabi ni Atty. Tupacio kung saan malinaw na makukulong itong si Maria Ressa. At pwede naman daw itong magkaroon ng motion for consideration. Pero sabi nga niya, mukhang wala na nga magagawa dahil yung korte na nga mismo ay dinagdagan pa ang penalty ni Maria Ressa sa 6 na taon na pagkakakulong. At wala nga daw kasalanan ng gobyerno sa kanyang kaso bilang cyber libel kung saan isang private citizen ang nagkaso sa nasabing CEO ng Rappler. At yan ang ating Showbiz Snap Update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.